So, dito guys, makikita nyo yung sa kamay ko, may sugat na naman. So, may nadali rin na naman ang kamay ko dito eh. This time mga kababayan, gumising ako ng alas 3 ng madaling araw. Dahil ako yung naka-assign ngayon para maging pahinante papuntang Taipei City. Galing sa Tainan kami na-assign. Magde-deliver kami dun sa warehouse namin sa Taipei City, dalawang warehouse. So this time, ako lang solo, wala akong kasama ngayon. Ako lang solo magpahinante. So kung makikita nyo rito, outfit check tayo. Doble-doble yung jacket ko, dalawang dobling jacket dahil winter po kasi ngayon mga kababayan, sobrang lamig lalo sa Taipei City. Mas malamig daw doon. So doble-doble yung jacket ko, tapos meron pa akong coat sa para sa katawan talaga. Para medyo mag-warm or mainit yung katawan natin. Then this time, nakapantalon ako. Unlike dati na naka-short kasi medyo mainit pa yon. Pero ngayon, talagang sobrang lamig mga kababayan kahit dito sa amin. So dahil ang alis namin, before or quarter to 4, kailangan ready na. May mga baon na rin tayo. So ang baon ko ngayon ay 3 buti ng tubig dahil kailangan yan hatawan ang pagbaba. 1 bote ng fiber drink, kanin at ulam. After 4 oras na biyahe na may tulog, nakarating na ng Taipei na medyo matraffic dahil December 28 ang biyahe na ito. So ito naman ay tapos na kaming magbaba doon sa unang warehouse. Kaya binigyan kami ng Hello Kitty Joss. So salamat din. Doon kasi tuloy-tuloy ang baba kahit na ulan. Pinahiram ako ng raincoat. So salamat sa nagpahiram. Then papunta kami sa pangalawa para mag-deliver din. Sa wakas, natapos din. So ito naman, pauwi na. Kung napansin nyo yun sa una kong video, after nun, saka pa kumain. So matik na, ganun din ngayon. So dahil mag-isa lang ako, ganun din naman. Kasi hatawan yung pagbaba, may tumutulong din naman ngayon sa pagbaba namin doon. Dito may nadaanan kami oh, lagi. Ngayon hindi ko talaga pinalagpas yung ang ganda ng farm nila dito. Pangarap ko talaga yung ganito, para nakakubo-kubo siya or nakakulambo. Ang ganda ng music nila na ito, nalilibang ka talaga. Hindi ko kasi nakuhanan yung simula, yung pahuli na, kasi parang napakanta-kanta ako. Lagi ko yung naririnig eh, laging train yung dito. Tapos dito, tumigil kami sa stopover dahil inantok talaga, napagod na yung driver ko. Maghapon ba namang mulat, tumulong pa sa pagbaba. So stopover muna kami dahil maaga pa naman, tulog muna siya ng 30 minutes. So ako naman ay binabantayan ko lang siya. Nag-try akong umidlip. Nagulat ako, nagising ako sa hili ko. Tapos yung driver ko baka magising na, kaya naman ako tulog pag biyahe papuntang Taipei. So ngayon, pag nauwi talaga, sinasabayan ko yung gising, kinikwento-kwento ko yung alam ko lang na ano, tapos tinatranslate ko minsan na hindi ko pag di namin alam. Para kahit papano, malibang-libang. At dito naman, ang ganda rin ng tugtog na ito oh. Lagi ko rin itong naririnig eh. So ang ganda rin. So after 3 hours mahigit pa uwi isa na biyahe, nakarating na rin kami dito na sa labas. Dito ko natapusin. Peace!